Yo! What's up sa mga ka-Jurpad, sa mga ka-Martes ko? It's me again, Beta Glassy. At kung bago ka pa lang dito at hindi ka pa nakasubscribe, hindi ka pa nakafollow, hindi ka pa nakalike, gawin mo na yan ngayon kasi libre lang po yan. At pakalimbang na rin yung bell na yan sa baba para lagi kang mananotify kung may mga incoming uploads tayo, okay? Alright, so keep on watching till the end kasi our vlog po today is we're going to do Sanlat Day Taman kay Cebuana. Ayan, katanungan. Sagot ito, baliktad no? Sagot ito sa katanungan nyo sa last na na-share ko sa inyo na Q&A. Marami kayong nagtatanong kung anong mangyayari, paano, what. Nababawasan ba, bumababa ba yung appraisal nila pag nagsanla kayo kahit may previous item kayo doon sa mga pawn shop na yan. So ayan, nag-invento tayo. Ginawa ko yan. Keep on watching. Cebuana. Ayan, so poppers pa yan dito. Two packs na. Walang tao, kaya magpapapraise tayo. Yo! Welcome back to our YouTube channel. So yun na nga, nagpa-praise tayo at ginawa ko talaga. Ayan, hindi ako natatakot kasi hindi naman ako makukulong. Wala namang mawawala sa akin. Hindi naman ako wanted kasi may mga jewelry naman tayo na sinanla. Ayan, kahit hindi mo yan tubusin, walang mangyayari sa inyo at kahit pabalik-balik ka pa sa branch na kung saan ka nagsanla, okay lang po yan. Huwag mong itago ang iyong pagmumukha or yung face mo na yan. Huwag ka lang mag-face mask. Pinagtataguan mo yung branch na yan kung saan. Charot! Charot kasi yun kasi yung last time na na-share ko sa inyo, ang dami-dami nyo nagtatanong. Ang dami-dami kayong nagtatanong kung may mga sinanla na kayo and then anong mangyayari sa inyo. And then, mababan ka ba? Ganon. So, ginawa ko na nga sa branch na yon kasi nga, yung mga sanla update natin is may mga actual, may mga pa-appraise lang. So, may mga actual, ibig sabihin is may sinanla ako sa branch na yon. And para sa inyo, eto na nga. May, yun na. Very transparent ako sa inyo. Ayan, hindi tayo nagmamalinis kasi si Inday nangangailangan din naman ng pera. Okay, hindi lang kayo yung nangangailangan ng pera, ako din. Nagsasanla din ako, nagpaparimata din ako, pero may reason. Gusto niyo malaman yung reason? I-PM niyo ako, charot. Okay, so start na natin. So, same lang din sa mga last na na-share ko sa inyo na sanla update, same na jewelry, yung ating mga pina-appraise ngayon. Talagang appraise ngayon kasi, pa-appraise lang kasi, andito yung mga apat. Apat ba? Ay, tatlo lang pala, hindi ko sinali itong isa. Tatlo lang pala tayo doon. Ayun, so tatlo lang, dalawang bracelet, and this one is 14 carats, 18, and 21 carats, okay? So, start natin sa 14 carats. Magkano ang appraisal ni Cebuana Pawn Shop ng 18 carats na ako ay may previous sanla doon? Okay, so this one is 1,828 ang lumalabas na per gram. Pag i-compute ko siya, sabi ni Guy na appraisal nito, okay? 14 carats, 1,828 pesos ang appraisal, which is bumaba. Yes po. So, tutupala yung mga short talaga dyan, mga expert. Ayun. Sila yung expert talaga na totoo yung sinasabi nyo na once na may nakasanla kayo doon na pawn shop and then magpa-appraise kayo or magsanla kayo is talagang bibigyan kayo ng mababang appraisal na. Okay? So, eto na nga yun. 1,828 ang appraisal nila per gram. Pero, pag wala kayong sanla, wala kayong record doon, ayun, so ang per gram ng 14 karat sa kanila is 2,235. Ayun, so it's like bumaba siya ng 400 plus. Yes. Parang nabawasan ng 400 plus yung should be
standard price ng 14 carats kay Cebuana. Okay? Gets? Gets sa mga kasanladora ko dyan. Okay? Next is 18 carats. Magkano naman ang appraisal ng 18 carats kay Cebuana na may sanlaka pa doon sa branch na yon? So this one is binigay ng 2,152 pesos. 2,152 pesos ang 18 carats pag ikaw ay may record pa doon na hindi mo pa tinubos. Okay? Pero pag wala kang record doon na kumbaga na erase na yung pangalan mo doon, kasi may ano kasi yan eh, may mga span of period time, di ba? May 4 months. Pag gusto may parimata, di ba? May 4 months. Tapos may mga parang ilang months pa sigurong mag-stay pa doon yung item mo, parang bibigyan ka ng chance kung tutubusin mo o hindi bago madidelete yung record mo doon na wala na yung item mo doon. And then pagbabalik ka siguro, doon na babalik sa standard price yung ibibigay sa'yo. Parang ganun. So this one is, ang regular price naman, pag sinabi ko kanina wala kang record doon, is same lang din na 2,875. 2,000, yeah, tama, 2,875 pesos ang 18 carats kay Cebuana kung wala kang record sa branch na yon. Ayun. So, eto, pag ipapa-appraise ko sa iba, is makukuha ko yung 2,875 kasi wala akong pinownship sa ibang branch. Kumbaga, yes, masasabi ko yon kasi na ko pala, nasa Cebuana, iba rin pala yung system nila doon. Ano, parang sa ibang branch, iba yung ano mo doon. Pagpunta ka sa ibang branch, wala kang pangalan doon. Ganon. So, basta hindi ko gets. Akala ko maano nila sa ano, hindi pala. Yeah, hindi pala. I don't know. Basta, yun yung parang na find out ko. Okay? So, regular na 18 carats is 2,875. Pero, pag yun nga, may sanla ka doon, 2,152. So, inulit ko lang para maintindihan. Okay? So, next is 21 carats. Ayan. So, this one is 21 carats. OMG naman ang 21 carats. Nakakaiyak. Nakakaiyak yung appraisal ni Miss Cebuana sa akin dito. Oh. Biruin mo, kinukuha niya ito ng 2,156. 2,156. So, eto na, mga ka-churpang, yung nababasa ko dyan sa baba na nagko-comment pala na ganito yung presyong binibigay nyo dyan sa baba na parang yung 21 carats is ganitong price. Tapos, tsaka nyo ako inaaway pala. Tsaka nyo ako inaaway na sabi mo, ang 21 carats kay Cebuana, 3,000 plus, ganun. Tapos, pag sinanlan nyo, ganun pala. Yun pala, may record pala kayo doon. Ganun pala yun. Yes, so this one is 2,156. Pero, pag wala kang record doon, ang regular talaga, na which is makikita nyo rin, same lang din sa app nila, sa Seb Express, blah, 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 blah na yon. Same lang din yung nakalagay na makikita nyo doon, na 3,350 pesos. Yes po, makukuha nyo po yon pag wala kayong nakasanla doon sa branch na yon. Okay? So, 3,350 pesos ang per gram talaga ng 21 carats. Ayun. So, syempre, pina-price lang natin, andito siya. Yun nga lang, yung mga binigay sa akin na price, kasi meron pa talaga ako doon, andun pa yung item ko, okay? Hindi pa tinutubos ni Inday. Para lang sa inyo, kasi nga, ang dami niyong nagtatanong, para legit ito. Charot. Baka kasi yung iba talaga is hindi sila naniniwala nga, bakit laging mataas yung binibigay mo na appraisal? Ganon. So, yun na yun. O, ano, tuwang-tuwa ka. Tawang-tawa ka dyan. Ayun. So, okay. Tuloy na natin ito kasi kompleto naman yung ano nila eh. Ang 22 carats na talagang standard nila doon is 3,515 ang per gram ng 22 carats. 24 carats naman sa mga nag-aabang dyan is 3,640. So, hindi na lang ako nagpa-appraise ng 22 ko and 24 ko. Basta ito na lang yung price na nasa ano. Same pa rin last time sa na-share ko sa inyo. Okay? So, okay na ba? Tuwang-tuwa. So, comment down below
sa mga may mga i-share sa mga may nakapong shop na nagparimata at saka kung ano-ano pa, okay? Para ma-i-shoutout ko kayo next na Q&A natin. And oh, 'di ba? Na-experience ko now yung mga na-experience niyo diyan. And yung worries kasi ng iba is yun nga sabi ko kanina, natatakot sila na makukulong sila, mababan sila or basta kung ano-ano. Hindi po, kasi nga may jewelry kayong pinalit, kumbaga sinanla doon na makuha nyo yung pera. So, ang ano lang doon is lugi kayo kung hindi nyo tutubusin. Kasi ngayon, mga presyo ng mga alahas ngayon, mga jewelry, mga ginto ngayon, is nagtumataas yung value niyan. So, hindi natin tinubos yun, tayo yung lugi, ganun. Pero kung hindi naman, hindi nyo kaya, for some reason, bahala na kayo. Basta ang ano ko lang is walang mangyayari sa inyo, okay? Panatag ka na, okay? Yung iba, tatago pa talaga, charot. So, that's it for today's vlog. Thanks for watching, and you know the drill. Bye-bye and God bless. Hi!